estudyante noon dahil niririt, dinudukot. Ang ginawa ng gobyerno, dahil hindi na niya kaya disiplinahin, nagbaba ng martial law. Lahat ang may baril isurinder. Pag hindi isinurinder dahil isang tatay ko na may baril. Aaral ng second year high school noong kasalukuyan. Parang umano yung NTA. Yung umano ba, lumusog sa mga kanya-kanyang bayan. Kaya mahirapan ang mga estudyante noon dahil niririt, dinudukot. Ang ginawa ng gobyerno, dahil hindi na niya kaya disiplinahin, nagbaba ng martial law. Lahat ang may baril isurinder. Pag hindi isinurinder dahil isang tatay ko na may baril. Pag hindi isinurinder, military ang pupunta sa iyo. Pupunta. Pero maganda ba ang martial law? Napakaganda dahil doon sa lugar namin, noon may wala pang martial law, hindi kami makapagpasyal, hindi kami kung ano-ano, wala. Lagi kami sa bahay. Para kami, nakakulong kami, hindi na, ano, hindi kami malaya, mga estudyante, hindi. Kasi maraming mandurukot. Maraming mandurukot, kinatatakutan namin ang marit, o ano, ganun. Pero sino po ba ang may kagagawan mo? Marcos. Hindi, na marit po. Ano? Na marit po ang mga estudyante, sino po ba may kagagawan? MPA. Sila ang may kagagawa noon dahil pag hindi ka makisapi sa kanila, may mangyayari sa iyo. Kaya po nag-declare ng martial law si Ferdinand E. Marcos. Para ikabubuti ng ating bayan. Nanay, katahimikan. Katahimikan. Nanay, ngayon nakaukit sa libro po, nanay, ngayon ginagamit ng mga na kanila. Nung time ng ano daw martial law is maraming namatay at hindi daw maganda. Sabi ng mga kabataan, dahil nasa libro daw po ito, nakaukit. Totoo yan, maraming namatay, kagagawa na rin ng MPA. MPA ang may kagagawa niyon, dahil pag hindi ka sumapi sa kanila, sigurado, patay ang aabutin mo. Lalo na kami noon, mga estudyante, pag hindi ka talaga umano sa kanila, marami ang mga kaklase namin na nagkandamatay. Doon pinapatay sa buki. Nalalaman na lang ng mga magulang, mga ilang araw na. Oh, pero nanay, nung nag-declare na po ng martial law si Ferdinand E. Marcos, ano po ang nangyari? Maganda po ba? Katahimikan, napakaganda. Kami ay nagsasawa na sagana kami kung saan-sana kami nakikipagsayawan. Iyon ang totoo. Ang martial law sa amin, napakaganda. Tahimik ang aming lugar. Taga saan po kayo? Sa Mar. Ilang taon na kayo, nanay? Ngayon, 1972. Ah, 72 na. 72. 1952 ako pinanganap. So, dahil estudyante po kayo noon, ilang taon pa lang kayo? Hindi ko maalala na sa pinapagkakpag. Oo, matagal. Pero naalala niyo po ba, bilang isang estudyante, kayo po ba'y nabibigyan noon ng mga pagkain, like bulgur? Wow, noong kay Marcos. Talagang kung mangyayari yan ngayon, maraming matutuwa dahil linggo-linggo yan, linggo-linggo kasi tsahin ko kagawad sa amin. Kaya lang, wala silang sahod. Allowance, mayroon. Tsaka pag mayroon kang mga relatives, libre sa pag-aaral. Ang suporta noon sa amin, Quaker Oats, Locorn, Gatas, Tinapay, marami, basta marami nga na ibibigay ang gobyerno sa amin. Nanay, totoo ba yun na every 3 months daw or monthly may bumibisita sa inyo mga dentist o mga doktor? Oo, totoo yan. Totoo yan lang. Dentista, mga doktor. Kasi kailangan namin nun, mga lupin o ano man ang aming karamdaman, lalo na mga estudyante elementary. Kailangan yun, mga dentista. Nanay, how about sa bigas?
about Tabigas. Opo. Talagang napakaganda. Doon sa amin, bayan, na Llorente, mayroon doon livelihood. Nung kasalukuyan ako nag-aaral, pag binibigyan ako ng tatay ko ng baong 20 pesos, marami na akong mabibili, makakabili na ako ng sabon na. Kasi noon, ang sabon, X7, sabon na pampaligo. Pulbo, langis, Colgate, makakabili na 20 pesos ko ha, 20 pesos. Minsan, makakabili pa ako ng yung maliliit niya. Ito, meron maliliit doon sa amin pero napaka mura. Yung mura siya pero maliliit lang siya, napakasarap. Nanay, ano ba yung sinasabi nilang salop? Salop, salop. Ano ba yun? Salop. Gantang sa amin. Salop yun. Wow. Kumbaga sa kilo. Ay, hindi. Iba ang kilo, iba ang salop. Gantang sa amin sa Samar. Ano mas maganda, nanay, nung gantang-gantang o kilo? Gantang, salop, gantang, kilo. O, siyempre, mas maganda ang gantang. Mas maganda ang gantang. At saka noon, ang bigas napakamura. Ang gandang bigas. Oo, noon sa amin. Yung dumating sa amin ang may inip sa amin. Pero maganda ang inip rin. Kadalasan ang mga doon sa barangay namin ang binibili ng mga tao doon NFA. Dahil napakamura eh. Mura noon ang NFA. Ito lang maano kung 75 yata o hindi ko lang matanda kung 75 centavos? Centavos. Ay, mura noon kay Marcos. Tapos si sardinas. Ang sardinas doon noon may dilog. Salmon kung tawagin naman sa amin, ganyan. Ganyan sa amin. Kung sardinas, bilog yun. Kung salmon, mahaba. How about nanay sa isda? Yung isda? Ay, nako. How about isda? Dito sa Maynila, galunggong. Nakarating na ako dito noon. Ang 5 piso na galunggong, ang tumpok na pakarami. Ilang araw namin inuulam yun, mag-asawa na kami ni tatay nun. Minsan tatlong araw, 5 kaming kakain. Oo, ay mag-uulam. Tapos, sariwa pa, ang ganda pa ng galunggong yun. Ay, nato. Oh, nanay, ano naman po ang masasabi natin sa mga nagsasabi po na hindi daw maganda ang Martial Law? Ang para sa akin lang, sa akin, no, lang ko kasi alam sa iba. Dahil iba-iba tayo ng opinion, di ba? Ang para sa akin, napakaganda ang Marcelo. Dahil sa amin, ikinaganda ng aming bayan. Naging tahimik, pwede kami mga dalagat binata magpasyal-pasyal, hindi katulad nung wala pang Marcelo, kinatatakutan namin ang intay. Sabi kasi nila nanay, yung nung time doon ng Martial Law, maraming namatay, maraming nasaktan, maraming tinulture, hanggang ngayon wala pa daw hustisya. Ano masabi niyo doon? NPA na ang may kagagawa noon. Paano mabibigyan ng hustisya? NPA ang kalaban niyo. Eh kung lalabang ka, kawawa din kayo, di ba? Kawawa din kayo. Kaya nananahimik na lang. Maski alam ng mga kamag-anakan na gano'n, wala magagawa. Wala, maski wala. Kami, napilitan nga kami pumunta noon dito, 1986. Talagang... 1986 po? Oo. Nung pumunta kami dito, hindi namin alam na ano pala sa Malacanang nagkakagulo. Kaya, kasi doon sa amin, nung mga nakaraan araw noon, hindi pa kami nakakarating dito. Sinasabi namin na buhay kami pag umaga na. Dahil pag nagkakasalubong ang NPA at saka military, siyempre bakbakan yan, baril sa baril yan. Saan kami nagtatago? Kasi yung ang bahay namin, umaga. Ano po yung naranasan nyo noong 1986 nung pagpunta nyo rito sa Maynila? Nung pagpunta na namin dito sa Maynila, ang Malacanang ang nagkakagulo na pala. Kasi pinasok na ng... Ano kayo nga? Bawag. May bawag doon eh. Kasi kararating lang namin noon eh. February 25 doon.
hindi namin alam yun, yung nagtatanong ko ng malakan yun. Yung kasalukuyan pala yun, ina ni si Marcos, si Mahalin. Hindi namin alam yun. So ano po ang nangyari nun, nung nalaman yung pinapaalis si Ferdinand E. Marcos? Ano namin yun, wala rin kami magagawa dahil ang para sa akin. Sabi ko, bakit naman si Presidente Marcos sa aming lugar? Ang laking tulong yan sa amin. Malaking tulong talaga sa amin si Senyor Marcos. Si Ma'am Imelda, pag may bagyo doon talaga rin si Katipigilan, tutulungan at tutulungan ka kung ano ang may tanim mo. Ito yan na sinasabi ko. Kaya nga doon sa bayan namin, sa Llorente, tinawag yan na binutate. Kasi nag-issue yan si Imelda ng kamote. 30 days lang na aanin mo na. Yung kamote na yun. Hindi kami nagutom yung kasalukuyan may bagyo. Pag may bagyo, hindi kami nagugutom. Pero ang suporta ng gobyerno. Nay, misahin niyo po kay PBBM. Kung once na, ngayon nagbalik na yung Marcos sa Malacanang, ano yung misahin at hiling niyo po sa kanya? Mr. President, 18 families kami na tumulong sa iyo dahil nung kasalukuyan, ang ama mo ay napakagandang mamuno ng ating bansa. Sana higitan mo pa. Sana makatulong ka sa nakakaraming nagsisirap. Tulungan mo kami, BBM, kaya kami bumoto sa iyo, 18 kami. Mga butante sa isang family. So yan. At nakarang araw, birthday niya po, BBM? Oo. Nandito ako kasi kaya lang busy ako. Labada ako, maglaba ako. So, sa salamat na yan.